Marami ang bumabatikos, marami rin ang bumabastos dahil ang buong akala nila ay wala nang ibubuga ang former 3 Division World Champion Gian Riel Casimero, Cuadro Alas, Angas ng Pinas. Matapos nga po ang naging technical draw na laban po nito kay Iguni na isang Hapon ay tila ba minahina at wala na raw ibubuga ang sinasabi nilang palaos na na si Cuadro Alas. Ngunit tila marami ang bumaliktad ang hot-hot ng bunganga matapos ang isang kagimbal-gimbal na performance sa pinakita nito na siyang nagbigay ng panibagong kilabot sa halimaw ng Japan na Oya Inoue. Ultimo, ang mga bumabatikos sa kapwa Pilipino ni Cuadro Alas ay tila ba na pangangana lamang at tinawag na immortal si Casimero dahil hindi po nila inaasahan na lalong lumakas at tila ba walang kamatayan ang puwersa na pinapamalas si Cuadro Alas. Gian Riel Casimero, sinuwerte lang. Professional, sa aming usapan, hindi katulad ni Gian Riel Casimero na unprofessional. Ito lamang po, Oktubre ng ika-13 taong kasulukuyan, ay tila ba ginawang buhay na punching bag ni Casimero ang maangas at kilabot sa super bantamweight na si Saul Sanchez. Halos mangisay at mawala sa ulirat ng ilang segundo matapos itong matikman ang suntok ng isang halimaw na kalabaw. Casimero no condition mo simpay sarerun desu kedomo. Oh, ikinari ta! Grasita! Oh, to shikashi mi yoi deta! Ah, yakutsu ni teo tsuita ka, teo tsuita ka, dou da? ダウンか、ダウンです。チェスもいい。簡単だったんですけどね、勝ったとに。いや、さすがカシメロ、攻撃力ありますね。いきなりだ、まだ30秒経っていません。まずはダウンを奪ったのはジョン・リエル・カシメロ。まあ、なんとかちょっと手を思わずついてしまったというようなことになりました、サンチェス。ただカシメロはかなりかかっています。 ジャブ、ここで左のフック。サンチェスでこれ得意なんですよ。もうためを作らずに左フックうまく打ち込めるんですよね。今度はボディに打ち込んでいくカシメロ。少しフェイントを入れました。サンチェス、そこに対して。サンチェス、もう返した。左！カシメロの左が火を吹いた。2度目のダウン。サンチェス立ち上がるか、うなずいた。立ち上がりました。残りは1分。 さあ、カシメロが来るか。ストメに来る。サンチェス仕掛けるか。攻勢いこうか。いや、返す。返せる。そこに打ち込んでいく、サンチェス。いや、カシメロが詰めていく。左が入った。ちょっと、サンチェス力ないですね。ここは、点が合ってますよ、左フック。右から、残りは 40秒。 少しは続くか。いや、まだ効いている。まだ効いている。今のクリンチャー、サンチェス、うまかったですね。 2度目のダウンは思い切り効かされました。残りは 30秒。左を返した。右。カシメロがまた来た。このラウンドどうでしょう。しのげるか。あ、止めた。終わった。 Nagkagulo po ang buong Pilipinas at halos hindi magkaumayaw ang mga taong nagbibigay ng impormasyon kung papaano po nila mailalarawan ang panalong siguradong hindi malilimutan sa kasaysayan ng boxing. Sanchez mo kasha! Ah, yay! Sanchez mo kasha! Ah, yay! Sanchez mo kasha! Ah, yay! Kaya naman, dahil dito, ang dating lumalait at hindi sumusuportang kapwa Pinoy ay tila ba nakikiangas ng Pinas at nakikisalo sa tamis ng tagumpay at nagsasabi na rin ng proud to be Pinoy, kupal lang ang datingan. Totoo nga ang hinala ko. Hindi ako maaari magkamali. Isa ka nga palang kupal. Kupal ka ba? Kaya naman, sa darating na taong 2025 ay siguradong maraming oportunidad at maraming magbabago sa pagtingin sa angas ng Pinas. At ang sentro ng oportunidad na ito ay nakatuon po sa halimaw ng Japan na Oya Inoue dahil tuluyan na nga pong lumalapit ang katapusan nito sa pamamagitan ni Cuadro Alas. Ngunit ang isang malaking tanong, tuluyan na kayang papalag ito o lalo lamang itong matatakot? Sa punto na ito mga master ay mahahalata na po ng buong mundo na totoong takot nga po ito kung sa susunod na taon ay hindi pa rin ito papalag
at mananatiling bulag sa hamon ng tunay na katapat nito sa larangan ng boxing. Sa bagay, mga master, ay hindi na po ito bago sapagkat kung maalala nga po natin ay munti ka na po sanang maglaban ang dalawang ito. Ngunit hindi nga po ito natuloy at ang nakalaban nga po ni Casimero ay ang tigasin ng bansang Ghana na si Duke Micah na kung matatandaan nga po natin ay gulpe de alimpungatan ang inabot kay Cuadro Alas. Ni Cuadro Alas kay Duke Micah ay nagsimulang maging pipe at bulag sa hamon ang halimaw ng Japan. Dahil ultimo ang matandang promoter nito na si Bob Arum ay alam ang sasapitin ng bata niya kung si Cuadro Alas ang makakatapat nito sa ibabaw ng lona. Mas tumindi pa ang takot ni Inoue nang lamunin at putulin ni Casimero ang ulo ng kababayan nito, si Rio Acajo, taong 2022. Kaya naman, ang matandang hukluban ay matindi ang proteksyon na binibigay sa kanyang sisyo na alaga. Pinagmumukha po nilang walang kwenta at mahina si Gianriel Casimero. Nang sa ganun, ay hindi mag-cruise ang landas ang bata niyang si Naoya Inoue at ni Cuadro Alas. Ngunit sadyang tadhana na po ang nagdidikta sa nalalapit na laban ni Naoya Inoue at Gianriel Casimero. Sa punto na ito, ay malapit na pong mahuli sa bitag ang halimaw at wala na po itong magagawa kundi pumalag kay Cuadro Alas. At sa punto na ito, si Casimero na po ang magsisilbing katapusan at huling hantungan ng halimaw ng Japan. Kaya naman mga master, asahan po natin na sa taong 2025 ay magtutuos at tuluyan na pong maghaharap sa lona itong si Cuadro Alas at Naoya Inoue. Anong masasabi nyo dito mga master? Pag-usapan po natin yan sa comment section. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa aking channel.